Hello po sa ating lahat at welcome po ulit sa ating panibagong Tagalog Piano Tutorial. At sa araw na ito, ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa chord inversions. Ano bang ibig sabihin ng chord inversion? Ang ibig sabihin niyan ay nire-rearrange nito ang mga nota mula dun sa baba hanggang sa taas. Mga chords, mga melody, tsaka mga counterpoint notes. So una nating pag-aaralan ay C major chord. So, ang C major chord, meron siyang tatlong chord na C, E, at G. Yan ang C major chord. Itong tinutugtog ko ngayon, ito ang tinatawag nating root position. Root position ng C major. Una ang C, E, at G. So, makikita ninyo dyan sa nota natin na nandiyan sa screen. At kapag sinasabi natin inversion, so ibig sabihin, i-rearrange, ano? Tatanggalin natin yung C na ito, hindi natin ito ipi-play. Ang gagawin natin, i-octave higher. Ililipat mo siya sa octave higher, doon sa kabilang C na mas mataas. So, ang una na nating nota sa first inversion ay E, G, at C. So, yan. Key of C major pa rin, pero first inversion na. Iba na ang kanyang pinaka-position, ano? First inversion na yan. Ngayon, yung second inversion naman, gawin natin. Tatanggalin natin yung E, ilagay sa octave higher, unang nota, G, pangalawang nota, C, E. Yan. Second inversion ng C major. Ulitin natin, root position, C, E, G. First inversion, E, G, C. Second inversion, G, C, E. So, lahat yon key of C. Lahat yon C major chord. Pero, iba-iba lang ang kanyang naging position. So, yung pangalawa naman natin na chord is G dominant 7 or tinatawag din natin just G7. Pero, ang G7, meron siyang apat na nota. So, simula sa G, B, D, at F. Yan, apat na siya, di ba? Apat na ang nota na yan. Ito ang root position ng G7. G, B, D, F. Ngayon, lipat natin yung G, tanggalin natin to, lipat natin siya sa octave higher. First inversion natin, ang unang nota na natin, B. D, F, at G. So, nilipat na natin yung G, nandito na siya sa taas ngayon. Yan ang first inversion ng G dominant 7 or G7. Ngayon, second inversion naman, tanggalin natin ang B, ilipat natin sa octave higher. Ang unang nota na natin ay D, F, G, B. Yan ang second inversion ng G7 or G dominant 7. At dahil sa apat ang nota niya, meron siya ngayong third inversion. Tatanggalin natin ang D, ililipat natin yan sa octave higher. Ang una na nating nota ngayon ay F. Sunod, G, B, at D. Third inversion ng G7 or G dominant 7. So, ulitin natin. G, B, D, F, root position. First inversion, B, D, F, G. First inversion. Second inversion, D, F, G, B. Second inversion. Third inversion ng G7, F, G, B, D. Third inversion ng chord na G dominant 7. Ngayon, gusto kong makita ninyo yung apat na chords na nilagay ko dyan sa screen natin. C, A minor, F, at G. Ipiplay ko lahat ng chords na yan na puro root position lang. Okay? C. Ano sa chord na C, ano yan? Ano ang mga nota natin dyan? C, E, at G, di ba? Sa A minor, A, C, E. Yan ang mga notes natin. Sa F, F, A, C. At sa G, G, B, at D. So, tutugtugin ko puro root position. C, A minor, F, G. C, A minor, F, G. Kung makikita ninyo, mapapansin nyo, yung kamay ko, medyo malayo yung tinatalon from C to A minor, di ba?
medyo tumatalon siya ng kaunti, yung mga daliri, yung from one chord to another. Ngayon, ang kinaganda ng inversions, kung kabisado niya na yung mga inversions, medyo mas mapapabilis, magiging suabe, magiging smooth lang yung pagkakonekta ng mga chord sa isa't isa. Yung pagtugtog niyo, medyo konektado siya. Ang gagawin natin, yung C, root position pa rin yan. Pero pagpunta natin sa A minor, para hindi na tayo tumalon ng medyo malayo-layo, ay hanapin na lang natin yung inversion ng A minor. So, ang A minor, meron na siyang C, merong E, di ba? O A na lang kailangan natin. So, ilipat na lang natin yung isang daliri from G dito sa A. Ayan, A minor na siya. Tapos, kailangan natin pumunta sa chord na F. Ang F, F, A, C. So, meron na tayong C, meron na tayong A. Kulang na lang ng F. Yung E, lipat na lang dun sa F. Ayun. Tapos, ang key of G, ang chord na G, mas malapit lang yan sa F eh, kasi katabi lang yan. So, lahat ng fingers natin dito nasa F, pupunta, ililipat natin lahat pa kanan. Puro sa puti lang. Puro sa white keys. So, dito C, ilipat sa D. F, ilipat sa G. A, ilipat sa B. Ayun, inversion ito ng G. So, makikita natin ulit pag tinugtog ko. C, A minor, yun. So, yung benepisyo ng chord inversions, nagiging konektado yung mga ano, medyo smooth yung pagtugtog. At saka, kasi yung tenga natin talagang, yung naririnig din natin yung mga top notes, ano. Kaya, minsan, pleasing din sa ears, nagkakaroon ng magandang kulay yung pagtugtog pag may mga inversions. At mas maganda lagi ng mga inversions. And so, sana meron kayong natutunan sa chord inversions na lesson natin. At lagi lang ninyong practice yun ng mga chords, sabi-sabihin nito at pati ang mga inversions. At magpatuloy lang kayo sa pag-aaral ng piano. At sana ay mas gumaling pa kayo at mas maganda pa yung naging progress ninyo sa susunod. Salamat sa pakikinig at panonood ng video na ito. At hanggang sa muli, paalam, bye-bye!